So today mga putso, no, so pagbabanggain na natin isa nating breeder na galing kay Tito Arce. Ayan, so kung gusto nyo malaman kung ano yung pagbabanggain natin dahil natapos na natin yung isa nating breeder cage doon, so samahan nyo ako, tara! Ayan, so dito, kukunin na natin dito yung breeder na binigay sa atin ni Tito Arce para nasa ganun yung anak isumsali natin ng race. Ayan, so ang binigay niya sa atin dito is yung red bar tapos yung isang checkered na white flight. So nasaan na ba yung dalawa na yun? Ayan, so hanapin lang natin. Ito yung hen tapos yung cock. Saan na ba naggagala? Eto. Ayan, so kukunin lang natin yan kasi natapos na natin yung isa natin breeder cage. Yun nga lang, iisa lang kasi kinulang tayo sa may plywood at sa may mga konting gagamitan. Ano. So kukunin lang natin itong mga to. Ayan, so buksan lang natin dito. Ito yung cock na isa. Kasi ito pares na sila. No? Yun nga lang, kulang na lang talaga nila. Yung breeder. Ayan, kaya kukunin na natin to para nang sa ganun, may isa lang na agad natin. So kukunin lang natin to. Ayan, so maamo lang to. Ito, naliguan ko na to. Tsaka naka-quarantine na rin natin to sila. Ayan, kaya nang ganun, pwedeng-pwede na silang pagbanggayan. Ayan, so lalagay lang natin to dito. Tuloy, pakita ko na rin yung breeder cage natin. Ayan, so natapos ko na yun nga yung isa. Ayan, so sara lang muna natin yan. Ito yung cock. So napakaganda na ito. Jansen to. Binigay niya sa atin to kasi inuubos niya na yung mga line na Jansen. Ayan, tapos siyempre may mga bisita tayo dito. Mga buyer ng Alabati. Sir! Ayan, so lalagyan. Ito lang yung natapos natin. Yung kabila, hindi pa. Ayan, so kinulang tayo ng plywood tapos ng mga alambre, no? Ayan, so plywood na lang naman. So madali na lang itong gawan. Okay, so dito muna natin lalagay kasi to meron na siyang buhangin. Ayan, ready na lang mag-iplog. So lalagay mo lang siya dyan. Ayan, tignan natin kung bagay ba. Bagay na bagay, napakaangas. Talaga naman pwede na silang mag ano, produce agad ng itlog. So kukunin lang natin yung hen. Ito, yung hen na red bar. Kasi yon yung isang red bar na yun is yun yung cock. So kaper niya yun yung isa. Yan, so kabaliktad naman nung sa may kabila. So ang pair din yan is yung checkered na white flight. Yun naman yung hen. So kukunin na natin ito. Yan, Jansen rin to, ex-Taiwan. Kaya maganda nga kalabasan niya automatic yan. Ito yung mga dati niyang breeders doon. Ngayon, in-out niya na kasi nagpalit na siya ng breeder niya. So, pinapadami niya is yung mga inbred. And kaya tayo naman ngayon, ito naman susubukan natin yung Jansen line. Ito, so lalagay na natin. Ayan, magbabanggay na natin. So, hintay lang tayo ng mga ilan weeks. Pero na itlog yan. Ayan. Welcome sa inyong bagong tahanan. Okay, ayan o. Thumbnail. Okay na yan. So goods na goods na yan. Wala na lang tayong pwedeng gawin yan kundi maghintay. So okay naman na yung nest box nila. Ayan, so yan lang din yung dati. Ayan, tapos syempre para maging mas makatotohanan, lalagay na natin yung kanilang tubig. Ayan, so titignan natin kung kasya ba para sa may inimbento nating breeder cage. Ayan, so yan lang natin lalagay. Okay, so mukhang okay naman. Kunin lang natin isa. Dito para naman syempre sa may pagkain nila. Ayan, so dito lang natin ilalagay sa may gilid. Kahit saan na yan, so malalaman lang nila yan. Okay, so kompleto na. Meron na tayo isang breeder dito na pinagbangga. So nakahanap agad tayo ng mga plywood ulit na ganyan. Ayan, so lalagyan na natin yan. Tapos update ko na lang kayo kung alin ba yung ilalagay ulit natin dito. Pero ito, yung sasabihin ko sa inyo na sure na agad nating may pagbabangga is yung etong isa na to. Ayan, yung hen. Tapos yung cock na red bar. Ayun, nasa may taas. Ayan. So huli lang natin, no, pakita ko sa inyo kasi hindi ko pa to na pakita sa inyo ng malapitan nung dinala namin to dito nung binigay sa akin ni Tito. Ito yon, yung dalawang yan. So pakita ko sa inyo ng mas mabuti. So ito yung red bar na cock, ito yung binigay niya sa atin. Ito naman is ano na nga yung linyada na ito. Ito ata yung Jansen X inbred ata yung sabi niya. So di ko alam, so PPM ko na lang. So lalagay ko na lang dyan if tama ba. Okay, so ito yon yung cock natin. So napakaganda na ito. Ayan, ubong-ubo. So dumadami na yung red bar natin. Isa to sa mga red bar niya, in-out niya. Kasi alam ko na makilala nyo yun. More on of color yung mga ibon niya doon na pinangkakarera. Ito nga, which is yung mga red bar, ano. Ayan, so pakita ko lang sa inyo ng mabuti. Ayan. Okay. So napaka-angas talaga na itong cock na to. So lahat to sila na ano ko na. Nakuwaran din ko na, okay na. Naliguan ko na. Na ano na rin natin doon, napurga. And so wala na lang talaga hinihintay kundi yung konting gagamitan na lang sa breeder cage natin. So papatayin lang natin siya dyan. Tapos next naman ito is yung checkered na white light. Ayan, medyo milky siya, no? So di ko alam tama ba kung ganun ang tawag dito. Ayan, so mailap lang. Tapos maganda yung katawan nila, malalaki. Ayan, kaya talagang mahalata mong ready-ready na sila pag-breed din. Ayan, so ganun naman is yung mga
yung bird natin mas madadagdagan para sa mga nanghihingi, mas may mapabigay tayo or raffle diyan. Ayan, so ito may ganyan siya sa may dibdib, medyo brown. So goods na goods, pwede na rin. So hindi pa kompleto yung pakpak pero okay lang yan kasi breeder lang naman to. Okay, so napakaganda ng kulay nito. Medyo golden. Ayan. Ito ang kanyang mata. Ayan. So goods na goods. Flex mo ang katawan mo. Doon ka humarap sa tao. Doon ka humarap. Ayan. So ito naman bigay sa atin ni Peps. Ready to breed na rin daw to. So tatry na lang natin na haluan ng ibang cut kasi pailing ko is hen siya. So di pa namin alam kasi. So possible hen to. Kaya ang ipa-pair natin dito ang cut is ito. Sakali man na mag-hen yun. So tatry lang naman natin. Ang sagot na malaman natin yung gender na itong ibon na yan, yung red bar na yan, ano? At sa mga young bird natin na pang up pa, ayan, yung tatlo. So abangan nyo, malapit ko nang ibitaw to. So training box na lang ang kulang, inihintay ko na lang. So tatatlo na lang sila, isa. Tapos yung isa is nasa may taas. Yung dalawa pala yun. Andun sa may, ito yung pala yung isa, pangalawa to. Kasi between, tapos yung isa nandun sa may aviary natin, ano, yung isa. Ito din, napakaganda na ito. So magulang na yan. Yun nga lang, kinulang lang tayo sa may oras para matraining siya. Ah, hindi naman kinulang, yun nga lang, marami siyang oras, yun, tayo lang ang nagkulang, okay? Kuha nilang din natin isa na to. Ito. Napakaganda na ito, ang ganda pa naman ng... Ito yung ano, yung anak nung Moliman X Taiwan natin. So ito na yung kinalabasan. Ah, yung hen nito wala na. Okay, naibigay ko na ata yun. Ay, yun pala yung nasa may taas ata, so di ko na alam. Ito siya. Ayan, so may puti rin sa may pakpak. Ganun din sa may kabila. Hindi siya nag pure white, para white feather sana. Ayan, so ito naman siya mga between. Ayan, napakaganda na ito. Isa to sa mga young bird natin na warrior. So ito, papalipad na natin to. Gusto ko sana siyang gawing breeder muna. So, malalaman naman natin yon. If ever man na umuwi siya after ng race. So, pag bumalik na lang siya, doon na natin siya gagawing breeder. Ayan, so next po ang katawan mo. Yo, so dito na rin natin tatapusin yung video natin for today. Yo, so yun lang yung update na pinagbangga natin yung mga breeders natin. So syempre bago natin tapusin yung video na to, huwag nyo pa rin kalimutan subscribe ang channel ko. Ayan. So Topos Love TV, pati sa my TikTok. Ayan, syempre sa my page natin Topos Love TV rin. So maraming salamat sa panonood. Happy fly, stay guys sa inyong mga puts.